So ayun mga kamaster, no, nandito po tayo ngayon sa Gatalian, Manuyo 2, Las Piñas City, mga kamaster, no. So paalala, nandito po tayo ngayon sa Las Piñas City. So ayun mga kamaster, no, a'udbillah minay shaitan irajim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Gatalian, Las Piñas, sa Manuyo 2, no. So, kung hindi niyo po na itatanong, ako po ay batang Las Piñas din. So, hayaan niyo mong iikwento ko sa inyo yung aking karanasan dito sa Gatalian. Noong 1995, ako po ay high school. Nagtitinda po ako ng balot dito sa Gatalian. Sa Sapote hanggang Alabang, ako ay nagbibisikleta lamang. At dito sa lugar na to ay muntik pa ako masaksak. Oh, no? Kaya, talagang marami, kumbaga yung lugar na to, dati walang masyadong bahay dito. No? Kaya yung... ano ni Kamaster, yung experience ni Kamaster dito sa Gatalian, dito sa lugar na to, ay talagang, alam mo yun, hindi maganda nung ako ay 15 anyos pa lamang, siguro 14 o 15 anyos ng mga panahon na yon. Okay, so, wala, naikwento ko lang sa inyo yung karanasan ko dahil dinaanan ko kanina yung lugar, no, yung lugar na yung court, ngayon kasi covered court na eh, dati court lang yon, walang ano. So, dyan, nadaanan ko, dyan ako muntik masaksak nung ako ay 14 anyos pa lamang. So, meron tayo ditong refrigerator na ang tatak ay, eto na naman, Samsung Digital Inverter na may display sa harap. So, ang issue daw po nito ay hindi na raw po talaga lumalamig. So, tuklasin po natin sa araw na ito kung ano ang naging sanhi ng problema at kung ito nga ba talaga ay meron pang solusyon o wala na. Okay? 12 seconds later. So, ayun mga kamaster, no, nakapag-evaluate na tayo ng compressor. So, may nakuha tayo dito na... ito sa UV 13.3, UW 13.3, tsaka yun sa VWI 13.4. so ibig sabihin pasok ho to yung ganitong uri ng resistance windings mga kamaster. Pero yeah, bago yan, hindi po tayo natatapos dyan. So iku-consider pa rin natin yung mechanical system ng ating compressor kung ito nga ba ay good pa. Okay, so kasi nga siyempre yung electrical system natin ay good, pero huwag tayong magpapakasigurado sa mechanical system. Okay mga kamaster, so mag-proceed na tayo dito na evaluate na rin naman natin lahat ng ano doon sa loob, na check na natin yung mga sensor, good naman. Then ito yung pagkakataon na papa-under na natin yung unit. So lagyan naman na natin ng ano to. Lagyan natin ng clamp ammeter, no, sa taas. Yeah. Lagyan natin dito. Ito lang. Okay, nandito na. Yun. So, pandara na natin. Plug na natin. Okay. So, antayin natin umandar yung ating compressor. Ayan mga kamaster, oh, tingnan nyo. May nakikita ho tayong dalawang blinks, no? So, hindi ho umaandar ang compressor. Sa driver board, mayroon tayong nakukuhang dalawang blinks. Pero okay, so tingnan natin dito sa... Ito. Ayan, oh, tingnan mo. Wala. Kapag kagano'ng mga kamaster, no? Ayan, oh. So, hindi, wala ho tayong fan dito kapag ka mga ganito. Okay? Walang fan as in paralyzed. Okay? Kasi nga, yan o, two blinks. Aandar lamang ang compressor, aandar yung fan kapag ka umaandar ang compressor. Okay? Yan, wala rin. Wala. Yan. So, makikita natin dito kapag ka... nagkaroon ng ilaw to, ibig sabihin umaandar ang compressor. Okay? So, punta tayo dito sa likod. Okay. Wala talaga. Problema po niyan ay compressor, mga kamaster. Okay? Compressor. Saan doon sa compressor? May problema po yan sa mechanical. Oh, yes, Daddy. Okay? Paalala. Kapag tublings, ang problema yan ay mechanical system ng ating compressor.
Okay, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag po tayong magpakakampante dun sa good yung windings, no? Pero hindi naman umaanda rin compressor kasi nga, stack up yung ano natin, compressor. 12 seconds later. So, ang tanong, saan part ng compressor ka master yung problema? May problema po tayo sa mechanical system, okay? So, ang tawag dyan... fail to initiate, okay, the mechanical part of the compressor. Next English yun, ah. Fail to, kasi yan kasi nakalagay sa error code. So, ini-English ko lang syempre. Fail to initiate mechanical system. Ang papalitan po dito ay compressor, mga kamaster, okay? So, hindi na po natin siya i-check, i-repair mga kamaster. Kasi nga po, karapatan po ng ating mga minamahal na customer na ma-avail yung warranty nila sa Samsung. Okay? So, yun ang kinagandahan kapag tayo ay nag-evaluate muna ng system, talaga nasasala natin yung problema. Okay? 12 seconds later. So, ang tanong, kamaster, gumagana ba yan? Gagana ba yan? May mga pagkakataon, no? Nagagana yan, pero mamamatay din po yan. Kasi may problema nga po tayo sa mechanical system ng ating compressor, mga kamaster. Okay? So, pinaliwanag na po natin yan sa ating minamahal na customer kung ano yung mga karapatan niya, no? So, naliwanagan naman si ma'am. Sabi ko nga, hindi po natin basta-basta ginagalaw yung mga ganyan, lalo pat under warranty. Okay? So, kapag kaginalaw ho natin ito, nireprocess ho natin ito, nasira naman ang compressor, di tayo ang lugi. Bakit? Hindi tayo nag-evaluate eh, di ba? So, kailangan mag-evaluate muna tayo para malaman natin kung ano nga ba talagang totoong dahilan kung bakit nawala ang lamig ng kanyang refrigerator. So, nakita nga natin kanina na, ayan, hindi ho umaandar ang compressor. Okay? Kapag hindi umaandar ang compressor, posibleng nagbibigay ng signal si driver board, pero yung kanyang mechanical ay hindi na tumutuloy. Okay? So, may problema po ito sa mechanical system, mga kamaster. Two blinks sa sa driver board, ang problema ay mechanical system ng ating compressor. Fail to initiate mechanical system, ang sabi sa code. Okay?